Sa iba pang balita, sa pagpapatuloy ng paghahatid ng tulong pang-agapay sa mga mahirap na residente na apektuhan ng pandemya, Kabuhayan, mga bayan naman sa Cagayan Valley ang pinuntahan ng outreach team ni Senator Bongo. Narito po ang report. May maliit na tindahan si Roger sa kanilang lugar sa Gataran, Cagayan, na pansamantala nilang pinagkakakitaan matapos matigil ang pamamasada ng tricycle. Kasi ngayon po, wala kong pasero, wala tigil patatagokan eh. Ngayon na, mahirap po dahil kung pilang kita sa tindahan, tapos dalawa tayong nag-aari na anak ko, ngayon po, mahirap po. Tricycle driver din sa Tuguegarao City si Sunny, pero ngayon nagtitinda muna ng kakanin. Sobra talaga pong napakahirap kasi hindi nga po kami makapasada, kaya dinagdagan ko na rin po magtinda. Kaya sa pagpapatuloy ng paghahatid ng tulong pang-agapay sa mga mahihirap na residenteng naapektuhan ng pandemya ang Pangkabuhayan, mga bayan naman sa Cagayan ang pinuntahan ng outreach team ni Senador Bongo. Sa tatlong araw, pinuntahan ang mga bayan ng Lalo, Gataran, Bagaw, Amulong, Tuaw at Alapakan. Mahigit sa 700 mga benepisyaryo ng pampuhunan at pinansyal na tulong ng DSWD at ng Department of Labor ang tumanggap din ng grocery, pagkain, vitamins, face mask at face shield mula sa tanggapan ni Senator Go. May ilang bike, sapatos at tablets mula kay Go para sa mga pinaka-nangangailangang benepisyaryo. Laking tulong po sa amin ito. Kahit papano, may pandagdag kaming puhunan. Ngayon, naramdaman na maraming mahirap ay mga tulong ng gobyerno. Tanging hiling ni Senator Go sa kanila, pakiusap lang ho namin pag nasa priority list na ho kayo, magpabakuna na ho kayo sa inyong mga lugar. Mga frontliners, senior citizens, persons with comorbidities, mga economic frontliners, mga indigents po, magpabakuna na ho kayo mga kababayan ko. Libre naman po ito, magtiwala ho kayo sa bakuna. Huwag ho kayong matakot sa bakuna.